nakapag-ihi na rin ako, inalis na rin yung catheter. Nabigyan na ako ng antibiotic for the morning. Nag-start na rin akong uminom ng medicines ko. Yung conditions na binigay sa akin, kasi ayoko nang masyadong matagal yung catheter sa dun sa ano ko. Sabi, pwede raw alisin yung catheter kung makapaglakad na ako. Kailangan ko munang maglakad para malis yung catheter. So, nagawa ko yon. After kong maglakad, pwede na akong kumain. Pag nakakain na ako, pwede na rin akong uminom ng painkiller. Ito yung mga gamot ko. Yan yung mga gamot. Tapos, yung instructions kung ilang gamot yung iinumin and how many times a day siya iti-take. So, may painkiller na ako. 25 milligrams per tablet. 3 times a day. Hindi siya masyadong malakas. Pero, ang maganda kasi doon, lumalakas yung katawan ko. Kesa naman maging dependent raw ako sa gamot. So, kinuhaan ako ng blood sample kaninang umaga. Nag-towel bath ako. Yung nurse yung nag-asikaso sa akin. Pinalitan niya yung damit ko, panty ko, yung napkin ko. Dahil hindi pa ako pwedeng maligo. Hindi pa raw ako masyadong in good physical condition para mag-take ng shower. Yung lunch ko is mga soft foods lang. Ngayong gabi naman, yung food ko rin is fish, mga sabaw. Yung anak ko, binigyan siya ng vitamin K syrup. Pinuntahan ko siya kanina after kong magpalit ng damit. Pero hindi pa siya pwedeng ibigay sa akin. Kaya dun muna siya. Bukas yung schedule niya na ma-breastfeed ko. Ito yung mahirap pag ano, CS ka. Hindi mo masyadong makakasama yung anak mo. Pero okay lang yun kasi kung hindi ko alagaan yung sarili ko, hindi ko rin siya maaalagaan. Kaya okay na yun. Bukas, magtitake na rin ako ng regular meals. Ayan, masakit yung CS dahil 7 beses nga ako tinurok sa spine. Sobrang sakit. Hindi ko pinapastay yung asawa ko dito. Kasi pag nandyan yung asawa ko, nagiging baby yung ugali ko. Yung parang nararamdaman ko yung sakit. Unlike kapag mag-isa lang ako, walang mag-aalaga sa akin. Nagiging strong ako. Ngayong gabi is matutulog na lang ako, nakapag-toothbrush na ako. Shinare ko lang sa inyo yung second day ko dito sa hospital. Yung chan ko masakit yung dito. Kasi nagpa-ligate rin ako. So, after nung lumabas ni baby, kinontinue na yung operation for ligation. Hindi tali, kundi putol talaga. And yun yung inabot ng 30 minutes. Nalalaman kong ilang oras yung operation kasi ina-announce nila yung oras. Si baby, within 10 minutes, nakalabas siya kaagad. Ganun kabilis. Ayun nga lang, yung sa ligation talaga yung medyo matagal. Pero all in all, okay lang. 14 hours akong wala man lang painkiller, walang ano, gamot. Mga antibiotic lang. Yun yung pinakamahabang oras sa buhay ko na sobrang sakit. Pero thankful ako kasi nalampasan ko na siya ngayon. Nagtitake na ako ng medicines. Pero ayoko na siya masyadong isipin. Kasi masakit talaga. According dun sa dati kong doktor, nung nanganaho kay Hiroyuki, masama raw kasi yung sobrang taas na dosage ng painkiller. Masisira yung internal organs. Tutulog na ako mag-isa. Wala kasing visitors dito, pero ang maganda kasi one call away yung mga nurse. And kahit anong hingin mo, binibigay nila. Maasikaso sila. Kaya hindi masyado kailangan ng bantay dito. Pine-prevent rin daw nila yung pag-spread ng coronavirus. Nirecommend rin nung doktor na maybe 1 week, another week pa yung extension ng pag-stay ko dito para makarecover talaga ako. So, bale, 14 days na nasa hospital ako. Pero titingnan pa raw kung gano'ng kabilis yung recovery ko kasi ang bilis ko rin nakapaglakad. Walang choice. Kailangan maging strong kasi may mga bata pang naghihintay sa akin sa bahay. Namiss ko na yung dalawa kong anak. Pero, papagaling muna ako. Inalis na yung swero ko. Tinakpan lang ng net kasi lalagyan pa ako ng antibiotic mamaya para ma-prevent yung infection dun sa operation ko. Sobrang init. Binaban ko na yung aircon. Malamig na siya pero iniinitan pa rin ako. Magbabasa lang ako ng konti tapos matutulog na ako. Third day. Nilalagyan nila ako ng antibiotics ko ngayon. Masakit pa yung na-operahan sa akin. Medyo ramdam ko yung pain kasi hindi pa ako uminom ng medicines. Okay naman yung tulog ko kagabi. Kaso, syempre nagre-recover pa rin ako. Bumili rin ako ng iced tea kasi medyo umuubo ako eh. Kailangan ko ng something na liquid. Kung kumain
kumain, mag-walk niya ko ng 20 minutes after na nitong antibiotics ko. Then, kailangan ko mag-walking kasi medyo mahina yung katawan ko kapag nakahiga lang ako. Binisit ko si baby, tapos busy siya, naghihiring test. Hindi ko siya pwedeng disturbin para mag-breastfeed. Tapos, naglagay ako ng nipple pads kasi nag-start ng mag-ano yung breast ko nung narinig ko yung mga batang umiiyak. Parang kumikirot yung parang gusto lang lumabas ng gatas. Tinuruan rin ako ng nurse kung paano mag-breast massage. Bumisita yung doktor ko. Ayan. So, pinag-breast massage ako and naka-schedule ako na magpadede ngayong 4 p.m. And nakapag-rest naman ako. Tapos, pinadala ako ng snacks. Then, inalis na yung swero. Kasi parang last day ko na ngayon ng antibiotics na idadaan sa ugat. Tapos, ito nakuha ko to. Saan na yun? Nung first day ito. Tapos, ito... Yung iba kasi natanggal na. Tapos yan. Yan, lahat yan tinurukan niya ng mga gamot. Tapos ito yung kanina. Ito naman, mga marks to nung pag bini-BP ako. Kasi sobrang higpit niya. Yan, so inalis na rin. Pati ito. Ay, ang dami. Kagising ko lang, tapos tumawag yung asawa ko. Tumawag siya kasi kailangan niyang pumunta dito sa hospital. Kung ano raw yung mga kailangan niyang dalhin para sa akin. And another bad news kasi may lagnat yung anak kong si Hiroyuki. Ganito yung weather kasi nag-aagawan na siya ng spring and summer. Papunta na sa mainit. Nagkakalagnat na yung mga bata. So, dapat asikasuhin siya bago pa kami umuwi ng bahay kasi hindi pwedeng mahawa yung baby. Mas delikado. Tapos kanina nag-breastfeed na ako ng anak ko, tinuruan ako kung paano mag-change ng diapers, tapos kung paano rin magtimbang ng baby. Although alam nilang alam ko na, pero kailangan kasing sumunod kasi ganun raw talaga yung kailangang ituro sa mga mother. Tinuruan rin ako magtimpla ng gatas and nag-feed ako ng anak ko 3 minutes dito tapos 3 minutes naman sa kabila. Yung pakiramdam ko naman is parang pagod na pagod. Natulog ako ng konting panahon tapos gabi na pala 6 o'clock na. Pero maliwanag pa dito. Kasi summer na nga. Ayan, so mamaya is hindi na ako bibigyan ng antibiotics. Ay, Diyos ko, pag may mga anak ka, hindi mo alam kung anong magiging problema kaya dapat nagtutulungan talaga yung mag-asawa. Kasi ako wala rin ako magagawa. Nasa hospital ako, nagre-recover din naman ako. Kailangan ko rin asikasuhin yung health ko. Kasi kung hindi, paano yung mga bata? So, yung asawa ko, sabi ko sa kanya, huwag ka magpapadala sa pressure ng nangyayari kasi may sakit yung bata. Pero magiging okay rin naman yan. Papunta na sila dito. Pero hindi pwedeng pumasok sila, Miyuki, kasi bawal. Yung asawa ko lang yung makakaakyat. Thank you.
sa hospital. And kahapon, hindi ako nakapag-shoot ng vlog kasi sobrang sakit ng ulo ko. Meron akong migraine na side effect raw nung anesthesia. As in, alam mo yung feeling na parang binabasag yung ulo mo. Nare-relieve lang yung pain kapag nakahiga and kapag naglalagay ng cold compress. Cold compress to. Tapos ko na siyang gamitin. Tapos yung dito ko, yung sa likod, sobrang sakit na parang nangangalay. Tsaka yung batok. Kinausap naman ako ni Doc. Okay naman yung cholesterol ko. Kahapon is yung third day na post-operation day ko. Kahapon rin ako nakapaglabas ng gas. Sa madaling salita is kahapon ako umutot. 5 o'clock a.m. yun. Alam mo yung sobrang sakit nung tiyan ko. Hindi ko maintindihan nun umaga. Sabi ko, bakit sobrang sakit nung tiyan ko? Alam mo yung sa may baba, yung hindi ko maintindihan hanggang sa hindi ko alam may lumabas na gas. Yan, umutot na nga ako. Magandang sign yun na nakikipag-cooperate yung body ko. Tapos natulog ako ulit. Dapat kasi at least after 3 days makapagpalabas ka ng gas sa katawan mo kasi 'di ba binuksan nga yung tiyan ko, yung loob ng ano ko. Tapos 7 a.m. nag-breastfeed ako. Okay naman yung lahat. Nag-breakfast na ako nandito sa kwarto. Tapos inatake ako ulit ng migraine. Nag-rest ako and then binigyan ako ng antibiotic. Ayan, kahapon almost the whole day natulog ako kasi yun lang yung makakapagpa-relieve ng pain ko. Nung gabi na binigyan ako ulit ng cold compress para dito sa ulo ko. Tapos nilagyan ako ng mga tape sa likod. Para ma-relieve nga yung pangangalay, tapos yung basta masakit siya na parang may hangin sa loob. Kasi nung inoperahan pala ako habang nagpapalaygate, siya yung tiyan ko pinalaki. Yan yung side effect. And then, ngayong araw naman, nag-breastfeed ako nung umaga. Pero nung 10 o'clock, hindi na ako nakapag-breastfeed. Hindi ko kaya kasi sobrang sakit ng ulo ko. Natulog ako umaga hanggang tanghali. Tapos nung 1 o'clock, nag-breastfeed ako pero hindi ko talaga siya kinaya. Nag-give up ako nun. Oh, shit. Sakit. Bumalik ako dito sa kwarto. Ang nangyari, natulog ako ulit. Tulog lang ako ng tulog kasi pag natutulog ako, nawawala yung sakit eh. And then dahil last day ko ngayon sa hospital, nagpa-check up na rin ako sa doktor. Yun yung last time na tiningnan niya ako. And then, sinabi ko na lahat ng problems ko. Constipated ako. Then, bibigyan niya ako ng gamot. Tapos, sabi ko, kung pwede bigyan ako ng gamot para sa migraine. Kasi, hindi ito basta lang headache. Hindi talaga siya naaalis. And sabi ni Doc, I need patience. Kasi, maglalast talaga siya for at least 2 weeks. Bibigyan niya ako ng gamot na makakapagpa-relieve ng migraine ko. Sinabi ko rin kay Doc na sobra yung pawis ko simula nung nanganak ako. And ito yung higaan ko, nilagyan ko siya ng towel. Pinapalitan ko siya everyday. And sabi ni Doc, normal daw yun. May mga nanganak talaga na after ilabas yung baby is nagpapawis ka kasi yung water sa katawan mo is lumalabas. Yung water retention, mga ganun. Ang nangyari is, sinabi niya sa akin na may slight fever daw ako. Na okay lang kasi yung sa operation ko nga, ayan, parang naano yung katawan ko, nabugbog. Bukas umaga, lalabas na ako. And ngayon, nag-try ako mag-breastfeed. 7 o'clock nga ng gabi. Nag-try ako mag-breastfeed kay Haru. Pero, nag-give up rin ako kasi talagang sobrang sakit ng ulo ko. Kaya, bibigyan na lang siya ng formula. Ito yung plastic. Binigyan rin ako ng libreng milk para sa akin and para sa anak ko. Bigay ng isang company dito sa Japan. Binigyan ako ng milk tea para sa mother, pang support sa pag-breastfeed ko. Tapos, coffee. Yung sa migraine ko kasi, parang I need coffee. Pero, iinumin ko siya siguro pag nasa bahay na. Kasi ngayon, talagang, alam mo yung sa buong buhay ko, ngayon lang ako na naging ganito. Yung mahina. Na share ko naman sa inyo yung food ko dito sa hospital. And, sabi ng doktor, iwasan ko yung food na hindi galing dito sa hospital. Para monitored talaga yung food intake ko. Ganito ako magsalita kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko.
Iniisip ko na lang is, ngayon lang to, malalampasan ko to. And nag-post rin ako sa Facebook, humingi ako ng prayers from my friends. Alam mo yung gusto kong umiyak, kaso naubos na yung luha ko. Kasi, akala ko hindi ako iyak, pero sobrang sakit. Ngayon lang ako naka-experience ng ganitong pain na wala akong kasama, bawal yung bisita, yung asawa ko is kailangan niya ring asikasuhin yung mga anak namin sa bahay. Tapos, wala akong kapamilya dito sa Japan. Yung faith ko lang talaga yung kinakapitan ko ngayon. Mag-isa nga ako ngayon. Sa ngayon, matutulog na muna ako. Hindi ko na kaya. Good night. So, binigay na yung ito. Sobrang bigat. Ano to? Regalo sa akin ng hospital. Ano to? Chiden! Merong baby book na binigay. Yan yung paa niya. Paa ni Haru. Tapos lalagyan ng picture niya. Yan. Yan yung laman niya sa loob. Ang cute. Sana may ganito rin nun si Hiroyuki, kaso hindi kami binigyan. May picture? Ano to yung paa? Paa ni Haru. Medyo hindi pa ako sanay na Haru kasi sanay ako Hiroyuki. Ang cute nung fit niya, manang-mana sa daddy. Flat-footed. Tapos, ito, ganito yung lalagyan ng pusod dito sa Japan. Ito yung pusod niya. May ganito rin nun si Hiroyuki eh. Tapos, ayan, merong welcome baby. Welcome baby. Para pag magpo-photoshoot. Yan, sa first month niya. I-measure siya. My name is Haru, 1 month. Medyo maraming regalo galing sa hospital na to. Ito, mga sample ng products. Tapos ito, ano to? Mga sample products, tapos magazine. Ayan. Ano ba to? Mga card. Yung mga sinusulatan dito sa Japan, hindi ko na muna to bubuksan kasi special yung ganito. Wow! Nakakatuwa naman ang daming regalo. Galing sa isang milk company. Mga libro siya sa loob. Babasahin ko siya kay baby. Mga magazine, mga sample products ulit ng Pampers, yung panglaba, nakakatuwa. Ang daming regalo galing sa ospital na to. Yung next is magazine ulit. Tapos merong mga sample CD, pang ano, baby music, wet wipes, and then diaper. And then, ito na naman, mga diaper, merong libreng toothpaste. Tapos mga sample cream, meron siyang mga libreng cream, mga sample size. Ang dami! And then, diapers yata to. Meron siyang panty liner, mga free, may wet wipes ulit. Yung laman niya, mga diaper, tapos panty liner. Meron pa dun sa loob. Medyo may ano na ako, okay na ako. Hindi na masyadong masakit yung ulo ko. Pinainom lang ako ng water kagabi, ng maraming water, tapos maraming water again this morning. Okay na yung feel, yung pakiramdam ko. Pero medyo sumasakit pa siya. Pero hindi na katulad nung kahapon at saka nung isang araw. Tapos, ayan, libreng gatas ulit ni baby. Yan yung instructions kung paano siya ipe-prepare. Yung milk nila ganito. Ano naman nito? Ayan siya sa loob. Mga ganyan. Nakakatuwang mga anak talaga dito sa Japan. Ang daming libre. Alam mo naman, pag Pinoy, masaya tayo pag merong free. Pa
para to sa akin. Mga tsaa to. Ooh. Ayan o. For mommy. Kahapon naman, binigyan ako ng libreng milk tea, tapos pang coffee, and then milk ulit para kay baby. Kung gusto ko magpa-photoshoot ng anak ko, mga discount. Tapos ito is, kung gusto ko rin magpa-picture, mga package, mga discount para kung gusto ko magpa-picture kay baby. Tapos ito naman yung blood type ni baby. Mana sa akin. Mga sample. Hindi ko alam kung ano to. Teka lang ha. Nilalagay siya pang linis ng chupon. Okay din. Okay din. Okay ko. Maraming gift galing sa hospital na to. Dati, sa first week ng check-up ko is maraming giveaway. Ngayon, hindi ko lang sure. Siguro pag pa-check-up ko, malalaman namin. Ang maganda dito kasi itong mga magazine na to, tinuturuan kami kung ano yung gagawin. Ay, natapon. Nag-demo na rin kung paano papaliguan yung anak ko. Tapos ito yung pinakita ko sa inyo during the first day na nandun sa Hello Kitty bag. Ano pala to? Para to sa pagpapaligo ng baby. Tapos yung paglinis ng pusod niya. Parang betadine pala to. Itong maliit na to. Yan. Ginamit siya kanina. So yun lang naman. Ito pa pala. Pampers. Mayaman yung mga company dito ha. Namimigay lang sila ng mga ganyan. Yan. So kung gusto nyo mga anak tayo dito sa Japan, marami kayong makukuha. Tsaka mabait yung mga nurse. This morning is kinuhaan ako ng dugo. Tapos nag-urinalysis ako. And then yung headache ko, nawala na siya nung umaga. Pero bumalik ulit nung medyo naglakad-lakad ako. Kumuha ako ng tubig. Pero nung pag-inom ko ng water, medyo nawala na siya ulit. Tapos nagligpit na ako. Yan na yung mga gamit ko. And then binigyan ko na rin ng damit doon sa nurse station para kay baby. Naghihintay na lang ako ng sundo ko. Hinihintay ko na lang yung asawa ko. And sabi ni Doc, dapat lagi ako nakahiga sa bahay para hindi na bumalik yung headache ko. Pero sa anesthesia pala, hindi naman lahat ng tao merong side effect. Kumbaga nakailang anesthesia na ako. And may history ako ng baby pa na kinuhaan na ako ng water sa spine. Baby pa talaga ako. Kasi sobrang taas ng fever ko. Kung buntis kayo ngayon, dapat matulog kayo ng maaga. Kasi may effect pala yon kapag nanganak ka na. Ako kasi nung buntis ako, lagi akong puyat. As in, kaya kong hindi matulog ng 2 araw. Parang inabuso ko yung katawan ko. Last day ko ngayon sa hospital and maraming salamat sa mga nanood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, consider subscribing. Nag-upload ako ng videos every week. So kahit masakit yung ulo, upload lang tayo ng upload para hindi masayang yung oras. Yan, so maraming salamat and I'll see you again on my next video. Bye! Hello! Punong-punong yung likod mong sasakyan. Namili kami ng mga gamit for baby. Tapos yung mga foods ko. Nakahiga ko ngayon. So, mga sakit ng ulo ko. Yung si baby. Pagkagaling namin sa hospital, kumain muna kami sa labas. Namili ng mga gamit para hindi na ako tayo ng tayo sa bahay. Tapos pagkain. Medyo masakit yung ulo ko kasi sa init yata.